Magandang umaga po ulit sa inyong lahat and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Siguro kung tatanungin ko kayo kung sino ang ideal na leader para sa inyo, iba't iba tayo ng sagot. Maring marami sa atin magsasabi, ideal leaders yung ating mga magulang. Our parents are ideal leaders. Iba naman siguro, pwede magsabihin yung kanilang teacher, especially in grade school, sa elementary, that's their ideal leader. Pag lumalaki-laki ka, nagkakaroon ka na ng isip, nagkakaroon ka na ng social consciousness, political consciousness. Maring yung iba sasabihin, ang kanilang ideal leader ay yung kanilang presidente. Yung presidente yung binoto nila. Iba-iba. Iba-iba ang leader na tatanawin natin bilang ideal leader. Pero sa gospel, sinasabi sa atin in no unclear terms, sinasabi sa atin ang leader ay yung good shepherd. Good shepherd daw ang ideal leader. Bakit? Dahil sa maraming mga katangian, makikita natin yan sa kanyang mga ginagawa at kanyang mga daladala. Unang-una sabi dito, yung good leader lays down, the good shepherd lays down his life for the sheep. Inaalang-alang yung sinasalang yung ang buhay niya para sa kanyang mga tupa. Si Jesus, if Jesus was a good shepherd, he laid down his life for us. Inaalay yung buhay para sa atin. Yun daw ang good leader. Willing to lay down his life for his friends, for his people. At kung handa ang isang leader na mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tao, natural dapat kasama niya yung mga tao. The good shepherd never abandons his sheep. Sinabi din yun dito sa gospel na binasa natin, di ba? The good shepherd never abandons his sheep. So much so na, sabi nga, he has to begin to smell like the sheep. Dahil laging kasama eh, 24 hours a day. Kasama eh, kanya yung sheep eh. Yung good shepherd, sa kanya yung sheep. So, kasama niya palagi. At kaya dahil kasama niya palagi, malamang magpapareho na sila ng amoy. Ganun din yung ang good leader. The good leader, not necessarily, of course, metaphorical lang yun na magpapareho ng amoy. Pero ibig sabihin, kasama palagi. Dahil kasama palagi, kilalang-kilala na niya yung mga tao na kanyang nililid. At kilalang-kilala na rin siya ng mga taong nililid niya. At pareho sila na they approve of what they do as people and as leaders. Magkakasama. Well, hindi nang iiwan. Walang iwanan. In fact, sa mga dinadala ng mga leader, sa mga gamit ng leader, makikita natin na ang iba pang mga katangian. Nauna, halimbawa, yung leader na, yung good shepherd ay naka-sandals, no? Pag naglalakad kasama ng sheep papunta sa pasture, papunta sa mga damuhan, naka-sandals. Pag naka-sandals ka, marurumihan pa rin yung paa mo. Diba? Marurumihan pa rin yung paa mo. At kapag kailangan yung iligtas yung isang tupa sa sakuna o sa itawid sa ilog, marurumen yung paa mo, marurumen mga kamay mo. A good leader, like the good shepherd, should be ready to get dirty with his for his people, no? Handang marumihan, handang gawin kahit ano para sa kapakanan ng kanyang mga tao. That's a good leader in accordance with being a good shepherd. Isa pa, may dala yung leader na staff, di ba, yung baston. Para saan? To drive away wild animals, no? To drive away wild animals and to keep the flock together, di ba? So good leader, ganun din. Pinagtatanggol niya yung kanyang mga tao. At pinagsasama-sama niya yung mga tao. He works for the unity and harmony of his people. Yun yung sign ng staff, no?
Yung good leader also knows the terrain. Alam niya yung lupain, alam niya kung saan merong ilog, kung saan merong maraming damuhan, kung saan delikado, merong wild animals. Alam niya yung terrain. A good leader as well does that. He knows what, where he should lead his people. Alam niya kung saan dadalhin yung people. Yun yung din ang good leader. So sa ating misa ngayon, pwede natin tanungin natin sarili, kung sino ba talaga yung ating sinusundan as a good leader? Iba pa yung, as I said, iba pa yung natural leaders like the parents and presidents and teachers and so on. Pero ito ating good shepherd ngayon, na sa, ang Panginoon, is our best leader. Good leader siya, dapat susundan din natin. Hindi lang tayo makikinabang sa mga ginawa niya. Dapat susundan din natin kung ano yung ginagawa niya. Susunod tayo kung saan tayo dinadala. Para masundan natin, kailangan din natin makilala yung leader natin. Makilala na kung saan tayo susunod. Kasi di ba minsan yung sheep, malayo-layo yung leader, yung ibang sheep, sumusunod lang dun sa sheep na nasa harap niya. Para isang crowd lang, no? Isang grupo lang na maraming tao, sumusunod lang doon sa mga nasa una sa kanya. Eh minsan baka nawawala na yung nauna sa kanya, sumusunod pa rin doon. So we should know what the leader, where the leader is going to lead us. Where the leader wants us to go with him. With him. And in our case, our leader, the good shepherd, the Lord, Jesus Christ, would like us and is leading us where there is life. Where there is eternal life, leads us to a life of love and justice and compassion and generosity. Exactly what He does for His sheep, what He does for us. A good leader leads us to a good place, to a good life. We pray therefore na sana hindi tayo maligaw. Sana laging nasa isip natin, nasa paningin natin, kung sino ba talaga ang dapat nating sundan at gawin yung pamumuhay na ipinakita niya sa atin para marating natin yung good place and good life that the leader wants us to be.